Umarap sa Senado at Kamara, yan po ang payo ni Pangulong Bongbong Marcos kay Pastor Apollo Quibuloy sa gitna ng mga inisyong sabpina. Saksi, si Ivan Mayrina. My advice for him is to face the questioning in the House and in the Senate. Marinig natin ang kanyang side para malaman natin kung ano ba talagang nangyayari dito. Sa unang pagkakataon, sinagot ni Pangulong Bongbong Marcos ang aligasyon ni Pastor Apollo Quibuloy na nakikipagsabuatan ng mga pangulo sa Amerika para ipapatay siya sa gitnayan ng patong-patong na kaso ng pastor sa Amerika at investigasyon ng Senado sa umano'y pang-abuso sa mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Payo ng Pangulo kay Quibuloy, harapin ang Senado at Kamara na parehong nag-issue ng subpoena para sa kanya. Walang may gusto mag-assassinate sa kanya. Bakit siya assassinate? Wala namang ano yun. Huh? What? I mean, you know, why will anyone want to do that? Maybe he's just very, very wala na. I just, hindi ko naintindihan yung sinasabi niya. Bakit siya assassinate? Sa nakaraang pagdinig sa Senado, isa sa naungkat ang pagpunta umano ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte kay Quibuloy. Sabi noon ng testigong si Alias Rene, pagpaalis na ang mag-ama, may bit-bit silang bag na naglalaman umano ng iba't ibang uri ng baril. Ang aligasyong ito, sinagot ang dating Pangulo kagabi. Kami magtanggap ng baril kay Pastor Quibuloy. Ako pa ba ang mag-deliver sa kanya ng kanyon bukas o machine gun? It's a very stupid proposition. It's silly. Bakit ba si Pastor mamigay ng baril sa akin? Sana siya magkuha. Kung magsabi siya wala isang baril, bigyan ko siya. Hindi raw alam ni Duterte kung nasan si Quibuloy na nauna nagsabing nagtatago siya para sa kanyang kaligtasan. Kaugnay naman sa mga subpoena laban kay Quibuloy, sabi ng dating Pangulo. It's not an order. You cannot order an ordinary citizen like me to compel me to report to you. For what? If I don't want. Pero ayon kay Senadora Rizal Taveros, na chairperson ng komite ng Senado na nag-issue ng subpoena, nananatili ang kanyang babala na ipapakulong si Quibuloy sa Senado kung hindi haharap sa pagdinig sa March 5. Hindi rin daw pwede na abogado lang ang dumalo. The committee assures Quibuloy as it assures and has always assured any and all witnesses na humarap sa amin na they will have the chance to answer the questions. Wala pang kumpirmasyon kung dadalo o hindi si Quibuloy. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.